not of yourself. It is the gift of God, not of your worthy. The way, the truth. Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig ng Bible Study on the Air. Ngayong araw na ito ay muli pong magsasayang papawid ang programang Bible Study on the Air. Ang ating pong interesting topic ngayong araw ay yung Faith in Action. Kami po ay nagpapaabot ng greetings sa bawat isa. At lalong higit yung mga patuloy na nakikinig at sumusubaybay ng programang Bible Study on the Air. At bago po tayo magsimula, at tayo po ipangunahan po ng ating Pastor Ryan sa pasimulang panalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa gabing ito. Sa pagkakataon, Panginoon, na kayo po yung makapagnilay-nilay na yung salita. Panginoon, gabayan niyo po ang lahat ng panelists ngayong gabing ito upang maihayag po namin, Panginoon, ang mensahe niyo po sa iyong mga manonood upang patuloy pong lumago ang kailan pong mga pananampalataya patungo sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. At magandang araw po muli sa lahat at sa buong Pilipinas, no? At higit pa. Buong mundo po, Pastor. Beyond, yes. Oo. Sa lahat ng mga Kristiyano, at masugid na tagapakinig natin ng programang Bible Study on the Air. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, ang ating pong text ay yung Hebrew chapter 11 verse 1 at yung verse 6. Pastor James. Halika, basahin po natin sa New King James Version po. And now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The verse 6 po, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Now, ito po yung ano, may nagtatanong kasi, gano'n ba kahalaga yung faith, no? Importante ba yung faith? Well, ito po yung binabasa natin, nasa Hebrew chapter 11, kasi yung characteristic ng faith muna yung pinapaliwanag ng Chapter 1, ano? Chapter 6, 11, verse 1. Sabi niya, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa lahat ng ebidensya, ito yung nakikita eh. Yun, no? Yun. Yung pala yung faith. Kasi pag nakikita pala, hindi na faith. Oo. Every time we speak about the word faith, we are speaking of spiritual things. Mm-hmm. Ang tawag natin dito eh, we're dealing with spiritual reality. And faith, according to the Word of God, yun lang yung isang essence sa Bible that can please God. Kasi without faith, sabi nga ng Bible, we cannot please God. Kasi ang Diyos hindi talaga nakikita, Pastor Mo eh. Opo, Pastor. Meron bang Diyos na nakikita? Meron, Pastor, yung nakapadera. Diyos. Iba, may picture daw, Pastor. So, ito yung tinuturo po ng Hebrew chapter 11, verse 1, ano? Pastor Ryan. Opo. Kaya nga po, yung isa po sa mga, baga parang kapartner lagi ng faith, ay yung katagang trust. Even though hindi mo nakikita ang Panginoon, pero yung tiwala mo ay nasa sa Kanya, dun po nalulugod ang Panginoon natin. Kasi isa po sa mga, baga parang nagbibiki sa ating faith, ay yung ating tiwala sa Kanya. Na hindi mo siya nakikita, hindi ka pa sure sa pinag-pray mo, pero sure ka sa pinag-pray mo, pero hindi mo certain kung kailan, pero naniniwala ka na, nung nalalangin ka, may tumutugon sa'yo kahit di mo siya nakikita. Marami pong factors yung yung faith, no? Na hindi nakikita. Apo. Number one, yung utak ko, hindi ko nakikita, pero naniniwala ako, may utak ako, Pastor. No? Kayo ba naniniwala natin? Meron, no? Yung puso, hindi natin nakikita, pero alam ko may puso ako eh. Ramdam na ramdam. Iyon yung po isang kahulugan, Pastor, ng faith. Being sure
of what we hope for. At saka yung reality ng buhay ay na hindi lang po natin nararamdaman, nakikita rin po natin. O hindi lahat ng nakikita ay totoo lang. Pati yung hindi nakikita, totoo rin. May dimension ng physical at yung spiritual. Pastor Fidel. O nga po, kaya pinakita po dito na tingnan po natin mabuti. Ano po, kaya nga po nailathala itong channel at chapter 11 ng Hebreo. At pinakita din po dito sa mabasa po natin ng Kapuan, itong mga man of God, purong-puro po sila talaga ng pananampalataya. Bakit po? Kasi ang Diyos po hindi nakikita eh. Ang Diyos po ay naramdaman natin base sa ating paniniwala at pananampalataya. Kaya pinakita po dito na kapag tayo po walang pananampalataya, hindi po natin talaga ma-please ang ating Panginoon. But kapag mayroon po tayong pananampalataya at tunay na naniwala tayo sa Diyos, dito po masusubukan talaga tayo ng Panginoon. Gaano ba ka lawak ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos? Oo. Sabi ng Gospel of chapter 4, Gospel of John chapter 4, God is Spirit. 24, no? Sabi niya, God is a Spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Yung spirit kasi hindi nakikita, Pastor Riken. Nang mata po. Nang naked eye. Yes. Oh. Ah. So, tandaan din natin, Pastor, na ano eh. Yung faith talaga yun, ang galing sa Diyos yan eh. Oh. Yan. Nung likhain niya ang mundo at yung mga bagay-bagay dito sa mundo, it's all by faith. Sinabi lang niya, no? Oh, sinabi lang niya. Oh, and everything na create because of faith. Kaya sabi ng Biblia, no, ang lahat daw ng bagay nagsimula yan sa hindi nakikita eh. Uh-huh. Amen. No? No? Everything begins with the unseen. Uh-huh. Kaya yung pong sinasabi ng iba na ano eh, to see is to believe eh. Talagang hindi masyadong totoo yan eh. Eh Pastor, totoo 'yon doon sa pananaw nila dahil yung basis kasi ng trust. Alam mo, pag diniscuss natin yung malalim na kahulugan ng pagtitiwala, ang tao kasi nagtiwala siya una dahil tangible para sa kanya yun. O, pasok sa isip niya. Kaya nagtiwala siya eh. Halimbawa, bumili siya sa Lazada. Example. Nagtiwala siya eh. Kasi marahil, na-refer na kaibigan niya. Na okay. Nagtiwala siya. So, minsan naman, naglagay ka ng pera sa bangko, nagtiwala ka din. Sabi nga, you're in good hands. Mm-hmm. O, parang iba, subok na matibay, subok na matatag, pero nagsara pa din. So, pag tinignan mo na mabuti yung basis, dapat siguro maintindihan natin na ang Diyos kasi, meron ding basis kung bakit tayo nagtiwala sa Kanya. Ako, ang number one na nakikita ko dyan, kasi totoo ang Diyos. Mm-hmm. Yung katotohanan na yun, yun yung nagbibigay sa atin ng assurance at ng confidence para magtiwala sa Kanya. Kasi kung ang Diyos, kahit na minsan lang magsinungaling, tingin ko hindi na tayo magtitiwala. Magbabago na tayo. Kasi hindi tayo pwedeng manatili sa prinsipyo ng kasinungalingan. Siguro ganun din tayo sa ating mga kaibigan. Minsan, nangutang sa atin. Umiram ng pera. Sabi, babayaran ko, babalik ko after 1 week. E biglang nag-hit yung pandemic. Hindi niya nabalik. So, ang tanong, kinausap ka ba niya o hindi? So, yung tiwala mo ba kung mangungutang siya ulit sa'yo, ipauutangin mo ulit? Baka magbago. So, yung faith ngayon, parang ganun din sa pagtitiwala. Kailangan nandun tayo na mumuhay sa katotohanan. Kasi pag hindi, eh, baka maubos yun. Hindi rin tayo maniniwala sa, kumbaga, bawa, ang salita ng Diyos, kung pabago-bago ang salita ng Diyos, baka pati tayo, hindi na rin tayo maniwala sa salita ng Diyos. Mabuti na lang, ang Diyos hindi nagbabago. Amen. Noon, ngayon, at kailanman. Consistent. Kaya yung substance niya, pwede nating sabing, aasahan ko to. Kasi pinangako ng Diyos eh. Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, kaya eh faithful siya sa kanyang salita. God is faithful in His word. At dahil sinabi niya, eh mangyayari. Yun daw po yung mga bagay na, ano eh, na inaasahan mo. Ang pananaw kasi ng biblical faith, ay yung mga bagay na hindi mo pa nakikita pero inaasahan mo. Oh. You hope for. No? Kasi yun daw ang ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Mm. Meron ba namang hope na nakikita? Ibang klaseng hope yung pastor, hinihit-hit yun. Hope. No, yung hope, yun eh. Di po nakikita. Yung future event yan eh. Mangyayari pa lang. Pastor Rick. Yung naniniwala ka na
wala man ngayon, di mo nakikita ngayon, pero in the future, mangyayari. Amen. Yun, yun yung hope. Balang araw. Yung pagdating ng panahon. Pastor. Pagdating ng panahon. Kaya nga po sabi ng Romans 8.24, yung hope daw na nakikita ay hindi hope. Kasi nga, umaasa ka sa bagay na hindi mo pa nakikita. Amen. Kasi, aasahan mo ba yung nakikita mo na? For example, nandiyan yung asawa mo. Aasahan mo ba siyang makita pa? E nandiyan na nga siya. Eh bakit, Pastor, pag nagda-drive-through ako, minsan punta ako sa ano, di ba, yung fast food? Nakita ko doon sa picture, nag-hope ako na ganun yung kalaki, yung burger na dalaba. Paglabas eh, ba't ang liit nito? Expectation versus reality. Oo, para kasi nga po, maling hope, no? Gawa ng tao. Ayun. Kapag tayo po kasi isa tao sa bagay na nag-aasa, lagi siyang may posibilidad, lagi malaking posibilidad na ano eh, expectation versus reality, malayo doon sa talaga ina-expect mo. Pero kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, dahil siya nga po ay tapat, hindi siya nagbabago, hindi siya nagkisinungaling, yung ating pag-asa na inaasahan mo talaga na magandang buhay, abundant life, eternal life, ang sinabi niya, ay tutuparin po niya yun sa kanyang oras. Yung ginamit dyan, yung ano, yung word na credibility. Yun. Yung credibility na meron ang Diyos, eh kadalasan wala ang tao niyan. Kasi pag nagsalita ang Diyos, hindi lang siya totoo, sakto pa. Sakto pa. Oo, yung walang ano, walang pagkukulang, walang labis, walang. Oo, walang pagkukulang. Oh, Pastor Vic. Yung faith na pinag-usapan po natin, yung kasi ang tunay na kahulugan ng faith na hindi natin nakikita pero nakikinikita natin, parang ganoon yung nagpa-flashback sa ating paningin, yung kahulugan ng faith dito eh, na hindi mo man nakikita pero nakikinikinita mo, parang ganun yung point natin po. Amen. Na-imagine. Ang tawag ko diyan, Pastor, yung ano, yung nare-realize mo na ito na yon. Parang bawa, sinasabi ng Biblia may langit. Wala pa naman, di pa naman tayo nakaakyat ng langit eh. Hindi naman natin nakita yung langit, pero parang sinasabi na natin na totoo nga. At ito na nga yun. Minsan, pag malamig, di ba, Pastor? Uh-huh. Parang, uy, nasa langit na tayo. Parang dito ngayon, kasi malamig ang hangin. Ang malaking factor kasi dun, sapagkat yung nagsalita ay katiwa-tiwala. Uh-huh. Yung nagsalita, no? Kasi napakahalaga nung sino yung nagsalita eh. Uh-huh. Tama. Kaya sa Biblia, kapag ang Diyos ang nagsalita, eh, totoo. Amen. No? You can vouch for it, you can hope for it, because whatever the Word of God says, it's true. Amen. It's true in substance, in evidence, in reality. So, wala kang kabiguan eh. Mm-hmm. O, pag sinabi ang size niya ay 2x4, eh talagang 2x4. Hindi yung substandard. Pastor. Hindi substandard. Oo. Bawas na lang. Sakto yun. Yung po yung mas mahalaga doon kasi yung nagsalita na Diyos, eh credible. Amen. Hindi ka dadayain. No? Kaya nagdududa ang mga tao doon sa iba, no? Kaya hindi ka maniniwala eh. Sabi, kaya ang sasabi mo, pakita muna nga. Oo, patingin nga muna. Lalo na yung nagpapabayad, Pastor, agad, no? Oo. Down payment muna. Samantalang ang Diyos, pag nagsalita, hindi mo na kailangan tingnan ka agad. Basta't sabihin mo lang, Lord. Oo nga. Okay na sa akin. Say the word. That's faith. Parang sinabi po ng centurion kay Jesus, ano? Oo. Na meron siyang isang kasama sa bahay na may sakit. Sabi na Jesus, sige, puntahan natin, papagalingin natin. Kaya sabi ng centurion, sabihin nyo lang po at naniniwala po kung magaganap yun. Sabi ni Jesus, wala pa siya nakitang ganung kasing kalaking pananampalataya sa buong Israel. Ibig sabihin, yung assurance nung centurion na dahil si Jesus na nagsabi, dahil Diyos na nagsabi, ito ay tunay na magaganap. Yung parang sa English yan, yun eh. You just simply take His word. Take him by his word. Kaya nga po, tayong mga tao, kung ano po yung isa sa pinakamahalaga sa atin, yung ating sinasabi. Amen. Palabra no? De honor, Pastor. Yung sinasabi mo, napakahalaga niyan eh. Kaya, it's worth more than treasures. Marami kasi, Pastor, tao ngayon, ano, pagkatapos magsalita, sa bandang huli, sasabihin nila, sorry. Joke lang. Sorry. I am sorry. Hindi pala totoo. Now, itong faith na ito sa Hebrew chapter 11 verse 1, may katugon to sa verse 6 eh. Mm-hmm. Bakit? Kasi napakahalaga ng faith. Eh kasi po sinabi ng Biblia eh, but without faith, it is impossible to please Him. Mm-hmm. So hindi pala kahit anong gawin mo sa na paraan,
hindi mo mapiplease ang God kung hindi ito magdadaan sa faith. Amen. Bakit daw? Kasi sabi, he who comes to God must believe. Kailangang maniwala ka. Amen. Kung kayo ay lumalapit sa Diyos, dapat maniwala. Meron mong lumalapit sa Diyos na hindi naniniwala. Nagpapakasakali. Alam ko yan eh. Oh. May prayer na gano'n. Eh. Di man nalangin, ano? Ay, pagkatapos mo nalangin, eh, sasabihin niya, magkatotoo kaya? Kaya yung sinasabi ng Biblia rito na he who comes to God must believe that he exists. Oo. Kasi kung hindi, hindi ka magkakaroon ng reward. Pastor Rick. Kaya kailangan, Pastor Rick, yung lumalapit sa Diyos, eh, unang-una, dapat maniwala siya na talagang God exists. Na wala siyang adinlangan. Mm-hmm. Kasi sabi nga dyan, you cannot please God without faith. So yung faith na sinasabi dito, yung talagang, first of all, maniniwala ka na God is an existent, is existing. Oo. Pag hindi mo na, pag nagdududa ka, ay hindi ka talaga, hindi faith yun. Hindi faith yun. At hindi mo mapipress si God sa ganun. Naalala ko, Pastor, yung ano sa Daniel. Naalala mo yung tatlo, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Nung kaharap nila yung hari, parang kine-question sila, ba't hindi sila lumuluhod dun sa idol na King ginawa Mebu. Nung ano, si Nebuchadnezzar, diba? Na yung sinagot sila nung tatlo, sabi nung tatlo, hari, kahit na itapon mo kami sa apoy, ire-rescue kami ng aming Diyos. At kung sakali man, nagsabi siya na yun, kung sakali man na hindi kami ma-rescue sa apoy, let it be known na hindi pa rin kami lumuhod sa Diyos. Pag titinignan mo yung faith nila, willing silang itapon yung sarili nila sa apoy. Kasi yung faith nila sa Diyos, assurance. Marami nagsasabi niya. Parang yung narinig kong kwento na ano, yung isang Buddhist, isang Muslim, isang Christian. Yung tumalon sa cliff? Oo. Parang ganun yan eh. Sabi daw nung Buddhist. O Buddhist eh. Nung tumalon eh. Naniwala daw siya, ililigtas na ni Buddha eh. Buddha. Oh, Buddha. And then mabrik na. Sorry. Pagbagsak eh, talagang patay eh. Yung sumunod, si Muslim. Muslim, oh. Tumalon, sabi naman niya, ala. Malapit na rin. Huminto. Pagbagsak, hindi. Siya niligtas ni Allah. Bumagsak, patay din. Yung Kristiyano, Pastor. Ano ba sabi? Pilipino po ata yun. Pilipino, no? Ano ba sabi nun mo, yung pangatlo? Oh, di sabi niya po, Jesus. Sa umpisa po, Pastor. Oo. Kaso yung malapit na po, ala. Nag-alala na po siya. Marami po sa atin kasi, sa simula, naniniwala. Pag nandoon na yung trials, yung difficulties, doon po bumibigay, Pastor Rick . Bumibigay talaga. Kaya po, tinitignan talaga ng Panginoong Diyos yung ating paninindigan. Ayun. No? Yung napakahalaga po ng paninindigan. Kasi yung Diyos ay totoo eh. Reliable. Nothing is impossible. No? Yung bagasano, yung assurance niya, tiyak eh. Wala talagang kaduda-duda. Ang problema, parang nararamdaman yata nung isang nagsasalita na may pananampalataya siya. Pero pag dumating na doon sa talagang critical, nagbabagong isip. Parang ano yun, nabigla lang ba siya pasto? Hindi, parang pakiramdam niya hindi siya narinig ng Diyos. Samantalang ang Diyos ng Biblia, all-knowing yan eh. Amen. Alam niya yun. Oo. Pastor Vic. Nabutuloy sa aking kaisipan po, Pastor, yung tanong na nabibreak ba yung faith natin? Na nagkakaroon ba ng lamat o nasisira ba yung faith natin? At tatanungin po natin, katulad nga po nung yung may pananampalataya na meron tayo pero minsan nagkakaroon ng lamat na nasisira din po yung faith na yon. In the Old Testament nangyari din po doon sa yung faith ng mga Israelites, di ba? Yung lagi po nung panahon ni Moses laging nabibreak yung pananampalataya nila, nasisira lagi at bumabalik din naman sila sa Panginoon. Kaya yung tanong natin kanina, yung faith ba natin ay nasisira o na, na, na,
yung breaking faith na tinatawag natin, yes, nasisira din po. Kaya nga, kailangan po nating bumalik lagi. If you remember, many, many times, yung mga Israelites, bumabalik lagi naman po sa Panginoon. Oh, parang return to me. ang isa sa pinakamahalaga tingin ko sa paksa na yan ay yung number one sa tatlong aspeto ng faith that works, no? Una sa lahat, saan bang pundasyon naka-angkla yung paniniwala mo? Amen. That's number one, no? Sabi po dito ng Biblia, it has to be faith in God's word. Mm-hmm. Yung salita daw ng Diyos na nangako, yun ang mahalaga. Kaya tinitingnan natin lagi kung nakasulat sa Biblia. Eh. Amen. No? Tinitingnan natin yung pundasyon kung may pangako talaga ang Diyos. Kasi po, hindi lang po dapat nakasulat sa Biblia, kundi nakapangako ang Diyos. Kasi sabi ng Biblia, pag nangako daw ang Diyos, tinutupad niya. Meron kasi pastor yung iba, ginagawa nila, naglalagay sila ng isang verse. Okay. Pagtapos sila maglagay na isang verse, tapos marami nang kasunod. Parang explanation ng isang verse, pero ang layo na nung ibig sabihin doon sa verse. Paano ngayon nila gagamiting basis? Sabihin nila, hindi, galing naman niya sa salita ng Diyos. Pero naging interpretasyon na pala. Hindi na siya salita ng Diyos. Kasi sa Biblia, ang tawag dyan, may manipulasyon na eh. No? Hindi siya talaga rooted. Out of context. Magbibigay lang ng isang word na faith, ipapaliwanag na yung buong Biblia sa word na faith, isang word na faith, no? At magbibigay ng iba't ibang example na pag tinignan mo sa Biblia, hindi naman nag-coincide. Sa tamang interpretation o paliwanag ng Biblia. Yan, Pastor Rick. Kung, kaya napakahalaga, Pastor, yung faith na pinag-uusapan natin. Ito yung, ako, tawag ko dito yung God kind of faith. Eh. Yun ang pinakamalagay. Ang pananampalataya natin, dapat yung sinatawag na God kind of faith. Meron din yung human faith. Kaya yun yung nagbabago. Kapag nandoon ka na sa sitwasyon, iba na. Magkakaroon ka na ng alinlangan. E minsan, nagbabago na yung... Conditional faith. Conditional. Pero sa Panginoon, iba eh. Pag yun ang ating niyakap, yung God kind of faith, hindi tayo malilinlang, hindi tayo mawawala. Gusto talaga makita ng Panginoon yung yung pinaka-last minute of faith eh. Na hindi ka mag-wave. Pastor Fidel. So naalala ko po yung sa Luke na nakasulat po, ano? Tungkol po ito sa woman, yung babaeng 12 years na inaagasan. So sabi po doon, lumubha yung kanyang karamdaman at ang kanyang kayamanan, resources, naubos na. Marami ng doktor nilapitan at lalo pang lumubha. So nung time na yon si Jesus parating. In short, lumabas po si Emeral ng tahanan nila. Sabi niya, mahipo ko lang lilaylayan ang damit ni Jesus. Ako ay gagaling. So nung time po na yon wala na siyang inasahan eh. Kasi ubos na po yung kanyang kayamanan po, ano? So, nandun na po, sumibol sa kanyang puso yung pagtitiwala sa Panginoon at pag-asa na siya po ay magkaroon ng instant healing. Dahil nga po wala na talaga eh. 12 years na inaagasan, no? Wala na pag-asa. Kaya nga po nangyari yung inasahan niya nga. Yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon Jesus at yung kanyang pananampalataya. The last minute, sabi nga po ni Pastor, doon po sumibol sa puso niya. Gumaling po siya. Opo. Talaga po, Pastor, kasi yung faith na po yun, yun po ay marami pong nakaranas po sa sa mga tao pong nauna po sa atin. Kaya nga, sabi po nung verse 2 po ng Hebrews 11, sabi po doon, "For by it, the elders obtained a good testimony." Yung mga nauna po sa atin, doon po, nabuild po yung testimony po na yun. At yung mga nangyari po sa kanila, kung gaano po sila po, naging faithful lang Diyos sa kanila at sila po ay nag-put ng faith sa Lord, yun po ang pwede po natin ding may matutunan po tayo doon. Kaya kung atin po lagi pong imi-meditate ang salita ng Panginoon, then we can look in what God can do in our lives. Bakit? Kung ginawa nga ng Diyos yun dun sa kanila nung sila po ay nanampalataya, bakit hindi yun pwedeng gawin ng Diyos kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya ngayon? James. Ako tingin ko, Pastor, yung kasing kapag sinabi mong ang Diyos ang pinagkakatiwalaan,
Mahalaga kasi katulad nung binabanggit natin kanina na nakaangkla ang paniniwala natin sa salita ng Diyos. Yes. Hindi doon sa emosyon natin. Mm. Hindi doon sa parang, ito kasi yung kinagawian ko eh. Kailangan naintindihan natin yon. Ngayon, ang Biblia, malinaw din sa bagay na ito katulad doon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, na sinasabi doon kung bakit hindi sila naniniwala. Kasi yung Diyos ng mundong ito, binulag sila. Hindi nila makita yung kaliwanagan ng salita ng Diyos. Kaya nga pag tiningnan mo, kung makikita lang nila yung kaliwanagan ng salita ng Diyos, kung nakikinig sila sa Bible study on the air, edi mabubuksan ng Diyos. Kasi faith comes from hearing eh. Kung maririnig nila ang salita ng Diyos, ito yung papasok sa puso nila at magbabago doon sa outlook nila, doon sa pananaw nila. Magniningning ang liwanag ng Panginoon sa kanila. Eh kung bakit kasi hindi sila naniniwala sa Diyos? Eh kasi ang naririnig nila puro bad news eh. May nagka-COVID na ganito, may case na ganito, may puro bad news na naririnig nila. Hindi yung good news na galing sa salita ng Diyos. Amen. Oh, dapat ang nakatuon tayo sa salita ng Diyos at doon madidevelop yung confidence natin. Kaya nga po mahalaga itong sinabi po ng Romans 15:4. Sabi po dito, for whatever things were written before, were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the scriptures, might have hope. You know? Sabi nga po yung lahat daw po na nakasulat sa scripture, yung Biblia, ay naisulat o naikwento sa atin upang tayo po mula dito ay matuto. Kumbaga parang tayo natututo tayo sa history books na nung mga panahong ito, ganun yung ginawa ng mga Pilipino. Kaya sabi nga nila, yung aral ng kasaysayan ay aral din para sa kasalukuyan. Mas lalong higit po itong Biblia. Kasi ito po yung sinulat, ipinasulat ng Panginoon sa iba't ibang tao upang yung mga ginawa ng Panginoon noon ay mapatunayan totoo pa rin hanggang ngayon. Yung Biblia po yung ating sandigan. Yung salita po ng Panginoon, siya po yung ating rock na pwede nyo pong tayuan at paglagakan ng ating pong pananampalataya. Isa yan na very common na nangyayari sa maraming mga tao ay yung halimbawang may sakit yung isang tao. So gagawin niya lahat ng effort niya sa doktor, sa ospital. Inumin lahat ng gamot? Lahat. Oh. Pag hindi gumaling, yun na. Yung magic word. Yung last recourse. Last recourse. Last minute. Sasabihin ng doktor sa kanya, ah, ipasadyos mo na yan. Bakit hindi natin baliktarin yung pangyayari? Ano? Amen. Ah, unahin natin ang sa Diyos at lahat ng bagay manampalataya tayo sapagkat ang Diyos naman ay hindi nagkukulang. Amen. Kaya ito po yung determination ng mahalaga eh. Sino ba yung priority kapag tayo po ay tumatawag sa ating Panginoon? May determinasyon tayo, hindi tayo magbabago ng stand natin eh. No? Kasi hindi po nagbabago ang Diyos eh. Amen. At hindi po siya maaring magkamali. Kaya yung salita niya eh, hindi lang po totoong totoo eh, sure pa. No? May totoo sa sure. No? Walang room yung ano, doubt. Kasi true. Eh. True lang po yun eh. Yung sure talagang siguradong. True na, sure pa. Kasi maganda nga po, Pastor, sinabi po ng Hebrews 10:23. Sabi po dyan, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Kaya kung ang ating Panginoong Diyos ay isa talagang nangako at siya po ay isang faithful o tapat ng Diyos, and for all of those years na siya po ay pinakita at pinaranas yun sa ibang tao, na siya ay ganun katapat at ganun siya pwedeng pagtiwalaan. Eh bakit ba naman hindi natin siya pagtitiwalaan? Ano man ang pandemic na ating hinaharap ngayon, more than one year, sabi natin magto 2 years na po halos, ang Panginoon ay faithful pa rin sa atin. Eh Pastor, bakit faithful? Ganito pa nga rin tayo. Faithful ang Diyos kasi buhay ka pa, kapatid. Faithful ang Diyos dahil yung pamilya mo, andiyan dyan, kasama mo pa. At marami pang ginagawa ang Diyos para sa'yo. Kaya lagi po natin balik-balikan at tingnan kung anong ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At doon makikita mo ang faithfulness ng Diyos nararanasan mo every morning. Naalala mo, Pastor, yung kwento doon sa ni Elijah? Yung doon sa Kings, di ba? Makikita mo doon yung isang babae na kasama niya yung kanyang anak. Naalala mo yon na sinabi ni Elijah sa kanya, paglutuan mo ako ng
Fate. Ano ba? Mamon ba yun? Kasi konti na lang, hindi na yata cake. Pero mamon cake eh. So, pinagawa siya ng cake. Eh, sabi nung Ali, eh, ito na yung huli. Pagkatapos ito, wala na kami makakain, mamamatay na kami. Pero sinabi ni Elijah, hige, gawa mo ko. Gawa mo ko cake. So, ginawan nga niya yung masarap na cake at yun na yung huli. Eh, pagkatapos nun, saka pinagpala siya ng Panginoon. Pag tinignan mo ng mabuti, bakit kailangan ibigay pa nung Ali yung pinakahuling-huli at kailangan yun na yung talagang huli bago sabihing pagpapalain ka ng Panginoon? Amen. Kasi yung word na assurance ay tinitignan mo yung kalagayan mo, yung anak ka ba talaga ng Diyos? Mm-hmm. Kasi unang-una tinitignan niya, Pastor eh. Kasi kung hindi ka namang anak ng Diyos, sabi ng Biblia, eh hindi ka tagapagmana. Ayos. Wala kang karapatan. Opo. Pero kung anak ka, eh talagang may karapatan ka. Amen. No? At yung confident na sa'yo, parang sa bahay lang yan, Pastor eh. Subukan mo pag yung bahay mo, pagka nakasara, kakatok eh. Confident ka na pag kumatok. Oh, eh, siyempre. Hindi ka nahihiya. Parang padabog pa nga yung katok mo. Pagka parang ang tagal naman pag di niyo binubuksan. Yung pala, mali. Hindi mali, pala. Mali pa rin. Maling bahay, kamukha lang. Pero nandun yung confident. Kaya okay, ito itira sa duplex. Nakita ko dito sa verse na ito, Pastor, yung sinabi yung sa babae. Yung obedience niya eh, yun ang nagbigay ng katuparan doon sa faith niya eh. Without obedience, hindi mag-work yung kanyang faith. Kaya napaka-importante yung pagsunod natin. Pero naniwala siya sa propeta lang ha. Oh, propeta. Imagine mo, sa propeta lang siya naniwala. How much more kung sa Diyos ka naniwala? Eh, kasi yung sinabi ng propeta, sinabi ng Diyos eh. From the Lord. Kaya nga sabi po niya, i-connect natin yung sinabi ni Pastor Rick eh. Kaya nga, ang sabi niya, so she went away and did according to the word, to the word of Elijah, that word from the Lord also. Amen. Amen. So yung word of God po sa Biblia, napakahalaga. Siya pong basihan natin ng ating pananampalataya. Amen. Maliban po sa salita ng Diyos, eh maaaring in vain po yung ating paniniwala. Dapat po nakikita po natin na ito po ay tama at purong salita ng Diyos. Ganyan napahamak yung marami. Pasta, naalala mo yung news? Sabi nung minister nila, darating na raw ang Panginoon. Kaya ginawa nila, nag-antay sila doon sa beach. Tapos nung sumikat na yung araw, hindi pa rin dumating ang Panginoon. Di ba na-scam sila nun? Kasi nabigay na nila yung ano. Pinenta nila yung ano, ari-arihan nila. Dami nilang, nabalitaan nyo ba yung gano'n? No? Sawag doon eh, huwag po tayong basta-bastang maniniwala porket may sinasabing salita ng Diyos. Kailangan siguraduhin po natin naka-foundation ito ay salita talaga ng Diyos. Hindi yung salita lang ng tao. Mm. At ginamit lang yung salita ng Diyos. Eh, dapat po, iniimbestigahan din natin yan. Ano? Kaya nga po, ang Biblia ibinigay ng Panginoon upang ma-investigate natin eh. Kung ito ba'y talagang salita ng Diyos o hindi. Opo. Eh, naalala ko po dyan kasi, Pastor, parang yung iba po, blind faith po yun eh. Ibig sabihin, meron pong hindi nila alam yung ganun. Pagsunod nila, blinded. Pero sa Panginoon, meron po yung talagang assurance po eh. At meron pong, kumbaga, ina-assure ng Panginoon sa ating puso. Mm-hmm. Meron pong peace yan na galing po sa Diyos, sa Holy Spirit. At gayon din, galing yan sa kanyang salita, nagko-connect po yan. And with that, yung lahat po ng yun, doon po, meron po tayong assurance. Kaya nga, maski ngayon pa lamang po, meron po tayong eternal life dahil pinangako ng Panginoon yun sa pamamagitan po na ating po Panginoong Jesus. Amen. Oh. Isang magandang point doon yung sinabi ni Pastor James, yung napaka-importante yung kilala mo kung sino yung nagsasalita. Kaya nga sinabi ni Pablo I know whom I serve. Kaya napaka-importante talaga yung faith mo, ilalagak mo doon sa taong o sa isang nilalang o anuman, kilala mo. Kung hindi mo kilala, baka mapahamak. Ngayon kasi, Pastor, marami ng mga tao mahilig na doon sa tinatawag na blind date. Yeah. Yung kahit na hindi nila kilala, basta magkikita na lang tayo dyan. Oh, yeah. Oo, tapos yung iba naman, gagawa ng profile yan. Ewan ko, yung profile nila yata edited, no, Pastor? So pagdating mo, ikaw ba yan? Magaling mag-edit, Pastor. Ikaw ba yan? So, sa mundo natin ngayon, ganun na. Marami na i-scam sa ganyan, Pastor.
Naalala ko yung prayer ng isang babae. Pangarap niyang mapangasawa. Eh, ang tagal na. Nung nag-30 anyos, medyo nauubusan na siya ng hope. Sabi niya, kahit na po hindi mayaman, basta maayos po taon. Buwabahing porting standard. Eh, nung naging 35 na, sabi niya, kahit na po okay lang na tao. Uyun, okay na lang. Eh, nung naging 40 na siya, sabi niya, Lord, basta tao po. Basta tao na lang. Kahit sino na lang. Ang sinong unang kumatok dyan, yun na po. Ibinibigay niyo sa akin. Eh, nung nag-45 siya, Pastor, eh, may kumatok na. May kumatok. Eh, nung buksan niya ng pinto, eh, kalbo. Eh, tapos, eh, senior na. Senior. Sabi niya, Lord, joke lang. Hindi ko naman talaga seryoso ito eh. So marami po sa atin kung minsan, hindi talaga tayo naniniryoso sa Panginoon. Ano? Talagang, kumbaga sana, parang may naalala ako, nagbabasa ng Biblia, sabi niya, magbubukas daw siya ng Biblia sa gitna, ituturo niya ng gano'n. Kung ano daw yung mabasa niya, yun daw ang sinasabi ng Lord. Kaya kadalasan sa book of Psalm niya. Gitna eh. Kaya huwag po kayong gagawa ng gano'n. Hindi po ang Diyos ay pachamba-chamba. Amen. Meron pong mensahe ang Lord sa atin at gustong sabihin sa atin. Hindi po yung kung ano yung matuturo ninyo. Amen. Ano ba yan? Ano? Parang ano, roulette? Roulette lang kapalaran. Hindi naman ganun, ano? By so, chance. Eh? We have to be very careful and even treating the Word of God with respect. Amen. With reverence. Number two, yung Word of God is so important. Yung principal, yung foundation ng Word of God, napakahalaga. Kung naniniwala po tayo sa salita ng Diyos at nagtitiwala po tayo sa salita ng Diyos, ang pangalawa po, kailangan po natin mag-expect tayo. Mm-hmm. Kasi po kung sinasabi po natin naniniwala tayo sa salita ng Diyos at hindi naman tayo mag-expect, no? Eh, mababaliwala po yung ating paniniwala sa salita ng Diyos. Sapagkat pag matagal na siguro, magdududa ka na. Mm. Eh, hindi po pinagdududahan ng Diyos eh. Amen. Pinagtitiwalaan ang Diyos. Oh, James. Eh, di ba naalala mo yung sinabi nung isang tatay na yung anak niya nagpo-collapse, yung nagbabubbles yung tibig? Mm-hmm. Hindi siya ano eh. Parang sabi niya, Panginoon, itong mga disipulo mo, kanina pa nila, hindi nila mapagaling yung anak ko eh. Eh, kasi trainee pa lang yung mga... Ayun nga. Pero maganda, Pastor, yung sinabi ng tatay. Sabi niya, sabi ni Jesus sa kanya, do you believe? Ang sagot niya, Lord, help my unbelief. Kasi siya mismo, alam niya sarili niya, medyo may pagdududa ako eh. Lahat na ginawa ko na para ma-cure yung anak ko eh. Eh ngayon, tulungan mo ako, Panginoon. Siguro maganda rin na maintindihan natin na aminin din natin na meron tayong unbelief. At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako sa aking unbelief. Baguhin mo yung ugali ko, yung pananampalatayang mali. Palitan mo ng totoo. Kasi yung relasyon eh, kailangan maging totoo sa Panginoon. Eh nung naniwala siya sa Panginoon, eh, your faith has healed. Yun ang kasunod dun eh. Kung bakit gumagaling, kung bakit lumalabas ang mga supernatural things. Eh kasi, pwede ka mag-expect. Kapag naniwala ka, ang Diyos tutugon dun sa, according doon sa faith mo. He will supply all your needs. Amen. Praise God, oh. Oh, Ryan. Kaya nga po yung expectation, eh, na yung expectation na ibibigay mo lamang dun sa taong kilala mo na. Halimbawa, tatay mo. Ina-expect mo talagang aarugain ka niya. Po-provide niya yung pangangailangan kasi alam mo na siya ay isang responsable ama. Naalala ko nga po yung isang kwento eh, na sa isang bayan daw, nakaranas sila ng isang matagal na tagtuyot. So araw-araw doon, nananalangin yung mga tao, na umulan na. Tapos sabi nung isang parang pinakalida nila, o sige, bukas tayo magtipon dito sa isang lugar. Tayo'y manalangin. May isang bata nakakabilib yung ginawa niya. Kinabukasan, lahat nagpunta doon. May isang bata dumating, meron siyang dalampayon. Kasi sabi niya, ina-expect ko na after mag-pray, uulan na. Siya lamang yung may dalampayong kasi bilang bata, ina-expect niya na yung Diyos na kailang papananalanginan ay totoong didinggin yung kanilang prayer.
Kaya nung araw na yun, nagdala siya ng payong. Even though hindi pa niya sure, hindi pa niya sigurado, pero nag-i-expect siya na sa araw na yun, na sila yung mananalangin, uulan na dahil sila dinigin ng Panginoon. Ganon din po sana tayo sa ating Panginoon. Pag tayo po yung nag-pray, expect natin na meron tayong tugon. Kasi yung pag-i-expect ay parang gesture mo yun eh. Na anuman yung hiniling mo sa Panginoon, ikay naniniwalang tutugunin siya ng Panginoon. Ayun. Sorry. So, biro lang ito. Hindi ito yung payong na binabaliktad. Ha? Ay, hindi po. Hindi po yun. Kala ko yung payong niya binaliktad, gagawin palang container. Pang-sahod, di ba? Sahod. Oo, pang-sahod kasi. gumagawa ng iba't ibang mga gimmick ang ano eh, tao. Ang mga tao talaga. Although, ang Panginoong Diyos mismo ay gumagamit din ng mga sangkap kuminsan. Katulad si Jesus, minsan eh, yung pinagaling niyang bulag, eh, putik ang ginamit niya. Eh. Oh, saka dinuraan niya, Pastor. Oh. Light Bartimaeus. Oo. Oh. Hmm. So, minsan may mga tao rin na katulad natin, maaaring gumagawa rin ng, ano, ng ibang mga kaparaanan. Ano? Oh, yun, eh, sinabi mo nga kanina, yung binabaliktad yung payong, maaring yun ang kanyang kaparaanan. Eh kung hindi naman nag-work, kasi hindi naman yun ang kaparaanan ng Diyos eh. Nagbabaka sakali lang. Pastor Fidel. Balikan lang po natin yung sa Second Kings, ano, yung First King, yung tagpo po ni Elijah, tsaka yung widow, no? Na kung saan eh, ang sabi ni Elijah doon, ipagluto mo ako. So sabi na rito, alam ng iyong Diyos na ang natira kong hari na ay ito na lang. At ilang patak na lang na langis. Pag sinasabi kasi natin patak, ibig sabihin, ituwad mo yung lagayan ng langis o tapayan para lang magkaroon ng patak. Pero dahil sa sinabi mo, ito'y gagawin ko. So may kinalaman po talaga ito dahil doon sa pagsunod na may mangyayari. So nag-expect na itong babaeng ito na mayroong mangyayari, may gagawin ang Diyos ng Himala. Kasi nabulo sa isip niya na itong taong ito ay padala talaga ng Diyos. Kasi bakit po? Tingnan po natin yung senaryo. So alam po ng Diyos talaga yung kalagayan ng widow. Kaya nga po ang mga widow, pinagpala talaga ng Diyos to eh. Kasi wala na talaga yung ibinasahan, kundi ang Diyos na lamang. Yung panahon po na yon, sabi niya, o sige, ipagluto ko kayo, itong natira namin, antay na lamang namin na kami mamatay. Pero hindi po nangyari yun eh. Ano po nangyari? After ipagluto niya, si Propeta Elijah, pinakainan niya. So ano po ang sabi ni Propeta Elijah? Ang instruction lang po, simple lang. Umikot ka, maghanap ka ng mga lalagyan ng langis. At doon po nagsimula. At isarado mo yung pinto. At yun, nagsahod na po sila. So in short, yung blessings po ay nandoon na because of obedience. Nabuo po sa kanyang puso at isipan yung pagkitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Nag-expect po talaga itong video na ito na mayroong gagawing himala ang Diyos. Oh, ang himala ng Diyos talaga, nauuna yung pagsunod. Eh. Amen. Amen. No? Hindi yun nahuhuli. Nauuna. Kaya po nagkaroon ng himala at natupad ang sinabi ng lingkod ng Diyos na si Elijah o si Elisha, sa pangalawang yon, sapagkat sinunod niya nang hingi siya ng mga vessels, no, yung lalagyan. Pagkatapos ang utos sa kanya ipinid ang pinto. No? Eh kung yung ibang tao, sasabihin niya, baka naman binibiro lang ako. Eh ano ba mangyayari doon, di ba? Pero alam niyo, great moments of miracle happen when we begin to listen to the Word of God and obey the instruction. Napakalaking bagay po. Pastor Vic. Yung salitang expectation po ay napakahalaga po. Yung katulad po nung 10 virgins, ano po, yung lima, nawala yung expectation nila, hindi natugunan. The other five ay fully expected po sila doon sa pagdating po nung king, nung kanilang Panginoon, pero they waited eagerly and patiently, kaya nagkaroon ng katuparan yung kanilang expectation. Yeah. So, yung pangalawa po, napakahalaga po yun na we have to expect. Matapos tayo manghingi sa pamamagitan ng pananampalataya at manampalataya po tayo, mag-expect po tayo na mangyayari nga yun. Oo, yun po yung isang napakahalaga.
anuman ang ating pangangailangan, we need to expect. E paano, Pastor, yung iba, nag-i-expect naman daw sila, pero naiinip. Ang expectation, ang expectation kasi ng Biblia, dapat nagtitiis tayo. Waiting patiently. May perseverance dyan eh. Amen. No? Hindi po yung umingi ka, ngayong araw, gusto mo ngayon, bukas na. O nainip ka eh. Pag hindi dumating, magbabago isip mo. Hindi po ganun yun eh. Kaya nga iba, Pastor, pag nanalangin yung iba, ina-advance na nila eh. Pati bukas. Mga 7 beses silang gagawin para advance na yung panalangin nila. Para sigurado daw. At least na 7 nila, Pastor. Oh, hindi po kailangan na napakaraming panalangin eh. No? Isa lamang. Kasi ang Diyos po, sa iyong unang panalangin ay tinugon na. Amen. Baka po ang sagot lang ng Diyos ay no. Ayun. Hindi naman po kasi lahat ng sagot ng Lord ay yes. Although minsan meron sinasabi siyang wait. No. Oo. Pero yun po lagi ang ano eh. At ang isang tamang mananampalataya o yung masugit na nagtitiwala sa Diyos ay nakahanda kung ano man yung sagot ng Diyos. Sagot ng Diyos o kalooban ng Diyos. Amen. Kasi nga yung kalooban ng Panginoon, nandun naka-angkla yung relasyon natin sa Kanya. So kapag tayo anak ng Diyos, ano tayo, tagapagmana tayo ng lahat ng mga nasa Diyos. Sabi nga eh, all these things na create ng Panginoon ay Kanya. Eh syempre, tayo, kung anak tayo ng mayaman, eh lahat ng pag-aari ng mayaman, eh damay tayo. Kaya nga yung don, 'di ba? Yung mayaman, yung anak niya tawag dun senyorito eh. Opo. Pero wala naman 'yun eh. Sabihin hindi naman 'yun, wala naman pinaghirapan 'yun eh, pinanganak lang 'yun eh. Pero senyorito. Kasi anak siya nung mayaman. Eh kung yung tatay mo mahirap, eh syempre. Opo. Ano tawag sa iyo? Hindi senyorito. Opo. Oh, at ang Diyos natin mayaman. Amen. O di pag hiningi mo, sabihin mo sa pangalan ni Jesus, maniwala ka, i-claim mo. At ibibigay 'yon ng Panginoon. Eh kaya nga po, Pastor, talaga yung pangangailangan natin, ibibigay 'yan ng ating Panginoon according to his riches. Sabi Amen. Po ng Philippians 4 verse 19, "And my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus." Mm-hmm. Kaya sabi doon, no, yung needs natin, ipoprovide ng Lord according to his riches. Yung riches ng Panginoong Diyos, dahil siya yung Diyos na nagahari sa buhay mo. Mm-hmm. Hindi yan yung meron ka. Kasi minsan tayo, limitado talaga tayo dahil tao tayo. Ngunit pag ang Diyos na nagahari sa iyo ang iyong sinusunod sa buhay mo, ang iyong pinagtitiwalaan, ang iyong pinanampalatayaan, anuman ang pangangailangan mo, sakit, gagaling yan. Pangangailangan mo sa financial, gagaling yan. At meron mang problema sa pamilya mo, yan ay lahat tutugunin ng Panginoon. Basta ikaw ay manampalataya sa Amen. Diyos na may kaya ng lahat. Amen. Yung pangatlo, napaka-importante rin. Matapos tayong magtiwala sa salita ng Diyos o sa purong salita ng Diyos na nasa Biblia, meron tayong encouragement o expectation na mangyayari ito. Amen. Sa bawat panalangin natin at paghingi. Yung pangatlo po mahalaga din po yung true faith. Amen. Yung true faith does not entertain fear, worries, at saka yung doubt. Ito po'y napakahalaga sapagkat ang tunay po na nananampalataya sa Diyos, hindi po niya ini-entertain. Alam niyo yung thoughts natin, ano? Gusto ko ipaliwanag din, pansamantala, no? Pansamandali. Yung thoughts po natin, minsan meron tayong narinig na kung ano-ano eh. Minsan po, hindi po yan galing sa Diyos. Amen. Hindi po lahat ng yung naiisip galing sa Diyos. Opo. Kasi makikita po natin yung Pastor, kapag galing yan sa Panginoon, iyan po talaga yung magpapalapit tayo sa Kanya. Ibig sabihin, iyan po ay lalo kang mas makararanas ng pagkilos ng Diyos sa iyo. Ngunit kapag hindi po galing sa Diyos yan, maraming doubts yan, maraming takot, maraming magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Kaya mahalaga po sa ating pong buhay po, no, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Pananampalataya na doon sa nangako sa atin, doon tayo magtiwala. Hindi sa kaya ng tao, dahil ang tao may fail. But God will never fail.
Pastor Fidel. So, kaya nga po, napakahalaga po nitong tinatalakay natin ngayon. So, hindi po lingit sa ating sitwasyon ngayon na talagang sabi natin, eh, ito na po yung naranasan natin, mayaman o mahirap, marami po nakaranas nito. Kaya ang pinakamahalaga po dito ay stop trusting ourselves. Huwag po tayo basta magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos po tayo higit magtiwala, sapagkat ang sino man sa Diyos nagtitiwala at nanatili, sabi nga po sa dyan, chapter 7 eh, at chapter 15, sabi doon, abide in me, in my words abide in you, ask whatever you do, whatever you wish. So humingi daw tayo, at tayo po ay pagkalooban ng Panginoon ayon sa ating mga pangailangan. So, huwag po tayong magtiwala basta sa ating mga sarili. Kasi kapag tiwala po tayo, ay nandun po yung takot, pag-alala. Kaya nga po sabi sa Luke chapter 22 at chapter 12, don't worry about your life, about tomorrow. Eh, masdan nga po natin daw mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi sila nagasik, but sila ay pinapakakain natin yung Panginoon. Kasi ang worry po, ito po ay madadala sa atin ng kumbaga, mapasama po tayo, ano po? Tayo po ay mapabilang doon sa mga taong nagkaroon po ng stress, hopeless, distress. Kaya po sa panahon po natin ngayon, mas pag-ibayuhin po natin, magtiwala tayo sa Diyos, at hayaan po natin na iwaksi po natin yung mga pagdududa po sa Panginoon. Sa Diyos po tayo higit magtiwala. Amen. Yung pong salitang fear, eh dapat po pinag-iingatan po natin yan na sa tamang paggamit, Pastor Rick, tama? Oo nga, Pastor eh. Kaya nga dyan pumapasok yung sinabi ng Bible din na walk by faith, not by sight. Kasi if we walk by faith, talagang hindi tayo, itong mga bagay na to, fear, worry, and doubts, wala yan. Hindi natin i-entertain yan. Pero if you walk by sight, eh, nagtitiwala ka dun sa mga nakikita mo sa mga bagay-bagay sa paligid mo. Hindi ka nakatuon doon sa Diyos na nagbigay ng faith natin. Oo, so, kasi kung lagi tayong nagsasabi na tayo nagtitiwala sa Panginoon at tinitignan natin yung mga bagay-bagay na nakikita at ang ating basihan ay doon, hindi po sa salita ng Diyos, hindi po yung true faith. Mm-hmm. No? Ang true faith po, kahit po hindi nyo nakikita in material, sapagkat alam nyo sa inyong puso ang pagtitiwala nyo sa Panginoon, mangyayari po ito. Bakit? Sapagkat ito'y gagawin ng Diyos para sa inyo. Amen. Yun po yung true faith eh. At dapat po natin makita yung ikalawa, eh yung worry. Kasi sa buhay po natin, marami po talaga tayong alalahanin eh. Amen. No? Halimbawa, nanalangin tayo, Lord, pagalingin niyo po ako. Pagkatapos niyong manalangin, sasabihin natin, pagalingin kaya ako. Mm-hmm. No? So, ito yung mga doubt or worry, no? Kasi may nararamdaman ka pa eh. Eh samantalang ang paliwanag po ng Biblia, hindi po siya kasangkap doon sa nararamdaman mo eh. Mm-hmm. Kundi kasi kasangkap po siya doon sa pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Alam mo, Pastor, yung kwento ni Pedro, yung si Jesus naglakad sa tubig, nung nakita nila malayo si Jesus naglalakad sa tubig, di nila namukaan kung sino eh. Takot sila, kala nila multo. Pero nagsalita si Jesus, kaya nakilala nila. Hmm. Ngayon, nung yung pagkatapos nun, si Pedro nagsalita eh. Sabi ni Pedro Lord, kung ikaw nga yan, command me to go to you. Kumbaga parang utusan mo ako para makapunta ako sa iyo. Sabihin, lalakad din siya sa tubig. At sinabi nga ni Jesus. Pero nung nagsimulang maglakad si Pedro sa tubig, sabi ng Bible, umihip yung hangin. Gumalaw yung gumalaw yung tubig. Pero nakalakad muna siya sa tubig. Nakalakad siya, Pastor. Iyon nga yun, paggalaw ng tubig, parang natakot siya. Doon nagsimula siyang lumubog. Kaya sabi niya, Jesus saved me. Pag tinignan mo, nandun na yung faith eh. Pero pag may instances na yumanig yung tubig, yes, gumalaw yung yung surface, natatakot. Pag nagsimula yung takot, Pastor. Magandang aral din yan, sapagkat kung minsan po, tayo po habang naglalakad sa Panginoon, meron talagang mga bagay-bagay na hangin eh. May mga bagay-bagay na lindol, may mga bagay-bagay na mga problema o suliranin. We have to be standing firm on the foundation of our faith. Amen. Which is the Word of God. Yes. Kapag ang Diyos po ang nangako,
eh hindi po pwedeng hindi mangyayari. Kung hindi mangyayari ngayong araw, bukas po yan. Kung hindi po bukas, sa makalawa. Dapat po naintindihan po natin na ang Diyos po na tumawag sa atin ay hindi kailanman magsisinungaling. So yung fear, yan po yung usually nilalagay ng enemy sa mind natin eh. Amen. Oh, baka ikaw hindi mangyari kasi may worried eh. Magpipinsan po itong tatlo eh. Yung fear, yung worry, at saka yung doubt. Pag hindi ka inatake ng fear, atakingin ka ng worry. Pag hindi ka inatake ng dalawa, yung doubt naman. Nagdududa na. Ang tawag yan, Pastor Ano, eh, little faith. Hindi, pagtutulungan ka ng tatlo eh. Oo. Kaya kailangan na-overcome po natin yan at ma-overcome po natin yan sa pamamagitan po ng true faith in Christ Jesus. Amen. Pastor Rick. Oo nga, Pastor. Yung sinabi nyo, 3-1. Eh. Oo. Pag nagsama-sama talaga yung tatlo na yun, eh, kayang-kaya kang isway. No, hanggang meron mawala pong taong gano'n, no? No, nagbabago yung kanyang stand. Oo nga, Pastor. Oo. Ako po, hindi magbabago yung stand ko, eh. Pero ang faith kasi, kailangan yan, ano eh. Hindi ka susuko hanggang sa huli. No, taglay-taglay mo yun eh. Kailangan you stand firm na kahit ano mangyari, may hadlang ba sa'yo, kung ano mang hindrances yan, nandun ka pa rin. Huwag kang matakot. Dapat po, ano eh, mag-expect tayo may hadlang eh. Kaya po, minsan na nag-wave ang isang tao kasi akala niya walang hadlang. Ako po, hindi eh. Basta nagtiwala ako sa Diyos at alam ko na may hadlang. Meron po talaga yun. Oo, pagdating niya, hindi magbabago yung aking stand kasi ini-expect ko rin na mayroong hadlang eh. Oo, doon nga natin minsan natitiyak yan na talagang may gustong gawin ng Diyos sa atin eh. Amen. Kasi yung mga hadlang, na yun, enemy. Oo. Yung mga hadlang na yun, yun yung nagpapatibay sa faith natin eh. Pag nag-overcome mo yung mga hadlang na yun, eh talagang... Dapat kailangan i-overcome. No. Kasi after that, magkakaroon po ng realidad yung ating panalangin sa ating Panginoon, o Ryan. Yung nga po yung naging parang downfall ng iba, na sila nakakot unaware. Pero binigyan tayo na isang magandang payo ni Paul po eh, sa Philippians 4, verse 6, sabi niya, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Amen. So yung ating pananampalataya, ilag natin sa panalangin na nag-expect tayo sa Panginoon na yung ating nirequest sa Kanya ay may tugon. At after mo manalangin, yun daw kapayapaan po ng Panginoon. Yun yung mabalot sa atin eh. For example, ako po, pag may mga problema, suliranin kami sa pamilya, ang request lagi namin ay manalangin. Even though wala pang tiyak na ano ba yung gagawin namin, ano ba yung magiging tugon, pero nagtitiwala kami na mayroong tugon kasi sa maraming panahon, tuwing kami na nanalangin, may tugon ng Panginoon. So nandun na lagi po yung expectation na mag-pray tayo kasi may tugon ng Panginoon. At doon po pumapasok yung kapayapaan. Noong una, bago kami manalangin, marami ng thoughts eh. Ano ba yung anxiety? Eh, yung po yung dumadali sa mga ngayon, sa mga tao ngayon, yung anxiety, especially nung pandemic. Pero kapag kami po, mga mananampalataya na nananangin, yung kapayapaan na hindi mo pa alam ano yung eksaktong tugon, pero alam mo po kasi may katugunan talaga sa Panginoon. At yun po yung bumabalot, nagtatanggal nung fear, nagtatanggal nung worry, nagtatanggal po nung doubt. Naalala ko, Pastor, yung sinabi mo kanina na God will, o yung ginawa ni Jesus, yung bibigay niya sa iyo yung peace, yung sa heart. Amen. At sa mind. Kasi yung tatlong ito, yung kanina sinasabi ni Pastor William, yung fear, yung worry, yung doubt, alam nyo yan yung katangian nating tao eh. Kasi yung fear, it's all in the mind eh. Kaya pag sinabi mong fear, laging sa utak ang tira niyan eh. Pag sinabi mong worry, laging sa katawan niyan eh. You worry of the things that you want to eat, you want to drink, you want to wear. Eh, yung doubt, sa puso yan eh, parang hindi ka mapapakali. Parang yung puso mo. Eh, may ibang tao, matatakotin, wala pa. Kasi sa isip niya, iba ang pakiramdam. O yung iba naman, puro pakiramdam, kaya doubtful lagi siya. Yung iba naman, konting, ala, umulan, paano na yan? No? Ala, paano ganyan? Worry naman. Yung tatlong yan,
Alam mo yung sabi nga ng Bible eh, isn't it your body is more important than clothes? Mm-hmm. Oh, ang tawag doon, dapat maintindihan natin na itong tatlong ito eh temporary. Ang mahalaga, yung pangako ng Diyos, kasi eternal yun. Hindi nagbabago yun. At pwede mong sabihin nga eh, pwede mong magtiwala sa salita ng Diyos. Kasi pag doon ka nagtiwala, eh sigurado ka. Kesa yung doon ka magtiwala sa, ito yung naintindihan ko eh, ito yung pakaramdam ko eh, ito sigurado na ako kasi meron akong... Hindi, magtiwala ka sa salita ng Diyos kasi yun ang magbibigay ng kapayapaan at assurance na tunay na aayusin ng Panginoon yung future mo. Sabi kasi ng Panginoon, do not worry about your life. Now, life is a gift from God. No, ang bawat isa na binigyan ng buhay, eh, binigyan din ng Diyos ng panibagong pag-asa. Now, we have to use that kind of gift according to the Word of God. Or else, we might lose substantially the significant importance of God's plans and purpose in our life. Ang bawat akbang po ng pananampalataya natin ay mahalaga. At makikita po natin to sa araw-araw ng ating buhay, hindi po tayo dapat matakot. Sabi ko nga, hindi naman ako natatakot sa COVID eh. Bakit po? Pwede ba ako magkasakit niyan? Pwede. Pero alam ko, at nagtitiwala ako, kung sakali man, meron pa rin akong Diyos na nagpapagaling. Amen. Eh, kung natatakot po ako, di hindi na po ako lalabas ng bahay. Hindi na po ako dudungaw sa bintana, natatakot eh. No? Meron kang fear, meron kang worry. No? Yung pala, hindi mo na alala, yung nagpa-deliver ka ng Grab food, nandun pala yung mikrobyo. May Lazada, pastor. May Shopee pa. Pagbukas mo ng karton, ayun, bumulaga sa'yo. I would rather trust God than man. Amen. Ang Diyos po ang aking dakilang manggagamot. Amen. Tingnan po natin yung ating faith in action lalo sa panahon ngayon. Napakahalaga po na ito'y nakatugon at nakatuon sa salita ng Diyos sa ating Panginoong Diyos. Amen. Napakadali po ng oras, ano? Magbibigay na po tayo ng huli nating mensahe. Bawat isa dito po sa ating paksa para sa faith in action. Simulan po ito ni Pastor Fidel. So sa mga nanonood po ngayon sa gabing ito, nice pa lang po iwan sa inyo itong Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi po dito, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down in the right hand of the throne of God. So alam po natin na ang Panginoon Jesus ay siyang punot dulo po ng pananampalataya. So as a believer o as a Christian, lahat po tayo may kinakaharap. But still, magtiwala po tayo sa Diyos dahil dito po makikita yung tinatawag na genuine faith natin. Na anuman po sitwasyon meron tayo sa ating panahon ngayon, sa Diyos po tayo higit magtiwala. Tingnan po natin ating Panginoon Jesus. Sino ba talaga siya sa buhay natin? Anong kinalaman niya sa buhay natin? So sa kanya po ang pag-asa, sa kanyang tunay na pananampalataya. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa ating mga tagapakinig po at kabahagi na po ng ating Bible study on the air, nais ko pong bigyan po ng pansin yung Isaiah chapter 7 verse 9 sa letter B, yung part 2 ng verse na to. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. So, ibig sabihin po ay we really need to stand firm in our faith. Kailangan po nating tumindi sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sabi rin po ng Exodus chapter 14 verse 13, and Moses answered to the people, do not be afraid. Yun yung pangalawang pinsan yata ng worry at saka fear. Ano po? At pangako po ng Panginoon, stand firm and you will be delivered. The Lord will bring you today. He will give you the deliverance even right now. God bless you. Sa ating pong mga taga-subaybay,
sinabi po ng Bible, ng Biblia, sabi niya, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. Ngayon, kailangan po nating exercise talaga yung ating pananampalataya upang ang mga bagay na ito ay mangyayari sa buhay natin. Kapag wala yung ating faith, hindi po mangyayari yan kahit anong gawin mo. Ang salitang faith po ay isang active word eh. Kailangan niyan ipinamumuhay natin araw-araw. Hindi yan isang sandali lang. Ito ay tuloy-tuloy. In fact, hanggang eternity ito eh. Habang buhay tayo, habang buhay ka, itong pananampalatayang ito ay kailangan taglay-taglay mo. At pagdating ng dulo ng ating buhay, ay magkakaroon ng katuparan kung ano man yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Higit na riyan yung buhay na walang hanggan. Salamat po. Sa bawat isa na patuloy po na sumusubaybay sa Bible Study on the Air, let me encourage you of the Word of God sa Hebrews 11 verse 6. No? Sabi po dito, but without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Mga kapatid, ba't magpatuloy tayo manampalataya sa Panginoon? Wala ka pang nakikita, ngunit mas magtiwala ka dahil meron kang makikita kapag nagtiwala ka. Gayun din, sabi doon ho, na patuloy tayo maniwala sa ating Diyos na siya ay buhay. Hindi nga siya nakikita, ngunit nakikinig siya sa atin. Maski nasaan ka ngayon, kapatid. And lastly, tandaan mo kapatid, kapag ikaw ay nagpatuloy manampalataya sa Kanya, talagang hahanapin mo siya. Kaya ano pong resulta nun? And God will reward you according to what your faith is. Kaya mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyo, ang pagpapagaling ng Diyos sa may sakit, ang kung paano gumalaw ang Diyos noon na nakasulat sa Biblia, yun din ang pwede niyang gawin sa buhay mo ngayon at sa pamilya mo kapag ikaw ay nanampalataya at sumunod sa Kanya. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Sa ating po mga giliw na taga-subaybay ng ating Bible Study on the Air, iwan ko po sa inyo ang salita ng Panginoon sa Philippians chapter 4, verse 8 hanggang 9. Sabi po ni Paul dito, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, and whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ibig sabihin, tayo na po ay laging ilagak natin ating pananampalataya sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako, at sa ano yung mga magagandang bagay na inilaan ng Panginoon sa atin. Sapagkat yung ating pong Panginoon, ating pong Diyos, ay tapat at hindi po siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At sabi po ng verse 9, the things which you learned and received and heard and saw in me or in us. Sa mga napanood niyo pong episode sa Bible Study on the Air, sa mga natutunan niyo po dito, sabi ni Paul, do this and the God of peace will be with you. Kung saan man tayo naroroon, kung tayo'y nananahan lagi sa salita ng Panginoon, yung kapayapaan daw ng Panginoon ay laging sumasa atin. Mapagpalang gabi po sa inyo. Sa Book of James po, sinasabi po dyan that faith without works is dead. Ibig sabihin, yung faith po, kailangan po talaga ng action yan. Eh sinabi nga, ano daw yung kapakinabangan kung sabihin mo dun sa isang gutom na, sige, pagpe-pray na lang natin yan. Pero sabi ni James, pakita mo sa akin yung pananampalataya mo, papakita ko sa iyo yung gawa. Kaya nga kami, nananampalataya din kami na habang nakapakinig kayo ng salita ng Diyos, nananalig din kami sa Panginoon at sinasabi namin yung mga nakapakinig ng salita nito, yung mga nakapakinig ng Bible Study on the Air, makikilala din nila ang Panginoon. Kami mismo, nandun yung tinatawag na nasasabik kami na makarinig kami ng mga magagandang report galing sa inyo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, magpatuloy tayong manampalataya sa ating buhay na Diyos. Ang pananampalataya po ay isang malaking aspeto. It's a bridge to the fulfillment of God according to His promise. Faith that works
need a complete obedience to the Word of God. Mm-hmm. And complete trust in the working miracle of God that will always provide. Siya po ay lagi magpo-provide at siya po ay lagi magbibigay. Kasi po, ang nature po ng Diyos is to meet all your needs. He will supply all your needs. Sa araw po na ito ay napakinggan po natin yung kahalagahan. If you want that faith in action in your life, that God will supply all your need, you need to trust God. You need to obey God completely. Katulad po ng ginawa ni Elijah, ni Elisha, nung widow, no? Nakita po natin ang milagro ng Diyos ay kumilos nung magsimula silang sumunod at magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay napagpala sa programang Bible Study on the Air at nais po ninyong tanggapin ang ating Panginoon ng Biblia at bilang tagapagligtas niya, inaanyayahan po kayo sa isang panalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor James. Tayo po'y manalangin. Yuko po natin ating ulo. Amang Diyos na banal, maraming salamat po na minsan pa ang salita mo po ay napahayag. At ito po ang nag-udyok sa amin upang kami ay maniwala. Ama, lumalapit kami sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Tinatanggap po namin siya sa aming puso at maging aming tagapagligtas. At ganun din, isinusuko po namin ang aming buhay. Siya na po ang aming Panginoon. Ngayon pong araw na ito, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga unbelief. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy kaming lumakad at magtiwala sa iyong salita. Ngayong araw na ito, Panginoon, sulat mo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Yes. At ganun din, patuloy kaming lalakad ng may pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Yes. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung kayo po'y nanalangin sa panalangin, pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon, ang sabi po ng Biblia, kayo po ay magiging tagapagmana ng buhay dahil sa Diyos. Amen. Kung kayo po ay inipo ng Diyos, nagtutuwa po kami sapagkat yun po ang layunin ng programang ito upang madala sa inyo ang purong salita at iba yung katotohanan ng salita ng Diyos. In behalf of our pastors at United Christian Fellowship at ang lahat po ng ating mga manggagawa na tulong-tulong po upang mabuo ang programang Bible Study on the Air every week, kami po'y nagpapasalamat sa Diyos at hanggang sa araw na ito, patuloy po niya kayong hinihipo at patuloy po kayong pinalalago ng kanyang salita. Amen. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po. Waiting here.